you are not in favor of mass testing, as in testing all 110 million Filipinos, or mass testing all the people in the NCR plus bubble. Kindly explain na lang, kasi ayoko mag-komentaryo dyan, kayo yung nakakaalam. Opo. Alam niyo po, Sir Sito, no? Unang-una po, lahat po ng eksperto dito sa Pilipinas at sa buong mundo, hindi po talaga rinirekomenda ang pag-test ng kalahatan at ang pag-test ng random ng COVID-19. This is a very technical, there's a very technical reason po for that, pero pipigitin ko pong ipaliwanag para sa ating mga kababayan. Alam niyo po kasi, Sir Sito, no, according sa mga eksperto natin, ang mga doktor natin, in fact, yung Health Professionals Alliance Against COVID-19, yung HPAC, no, grupo ng mga doktor, naglabas po sila ng statement kahapon, no, clearly saying na hindi dapat tayo nag-i-engage sa mass testing, na ibig sabihin, lahat po ay tinetest natin, o yung tinatawag na random testing. Dahil po, ang sabi po nila ay dapat targeted at risk-based testing tayo. And siguro, igagamitin ko po yung paliwanag ni Dr. Edsel Salvanya, yung pong premier infectious disease expert natin. No? Mm. Ang sabi niya, ang importante po kasi, maintindihan ng mga kababayan natin, na ang COVID-19 testing, lalo, kahit na po yung tinatawag nating PCR o pinakamaganda o pinaka-accurate na test, is still an imperfect test. Hindi po siya 100%. No? So, depende po yan unang-una sa timing kung kailan siya nagawa, at depende yan sa level ng infection ng ating mga kababayan. No? So, halimbawa po, no? Nag-test tayo nung mga tinatawag nilang walang sintomas. Yung ano lang, no? Yung kamukha nating dalawa ngayon, wala tayong sipon, ubo, wala tayong gagnat. Pag tinest po tayong dalawa, Sir Sito, randomly, 2 out of 3 times, yung test na yon ay mali. Ibig sabihin, pwede pong meron tayong COVID sa katawan natin, pero dahil na wala tayong sintomas, posible na meron na tayong COVID, pero hindi siya mahuhuli ng PCR. No? Mm. At ano po ang mangyayari doon? Magkakaroon po tayo ng, unang-una, false negative. Ibig sabihin noon, iisipin natin, uy, negative tayo. So, pwede na makikihalubilong tayo sa mga kababayan natin. Siguro, medyo lalakas ang loob natin, hindi na tayo nagmamask. Madalas po yan ang nangyayari. Kaya nga sabi ni Dr. Salvanya, kung titignan natin yung mga bansa na talagang grabe ang testing, no? Napakadami, tulad ng Amerika, no? 400 million na ang kanilang na-test. Mahigit 100 million po higit sa kanilang populasyon ang na-test nila. Pero sila din po ang number one na bansa sa pinakamaraming kaso, at sila din po ang number one na bansa sa pinakamaraming namatay, no? So, yun po ang talagang iniiwasan ng mga eksperto natin. Kaya sabi nila, kailangan medyo mag-isip tayo kung sino ang dapat tinetest natin. At ang sabi ng mga eksperto po, ang dapat tinetest lang natin, unang-una, yung mga may sintomas. Immediate po yan. Kailangan kahit sipon lang, kahit ubo, kahit sore throat, kahit medyo nawawagan ng panglasa o pangamoy, itest po kagad yan. Ikalawa po, kailangan itest kung sino man yung nakahalubilo nung may sintomas. Kahit na po hindi pa na laman na COVID positive na yung taong yon, kailangan itest na rin natin yung mga nakahalubilo niya sa bahay, nakahalubilo niya sa opisina, o okay, sa kahit anong gathering. No? At ikatlo po, yung pong mga tao na na-expose sa mga taong positibo at mga area na medyo mataas na ang COVID-19. Halimbawa po, yung mga communities natin ngayon sa Metro Manila, na alam naman natin, dikit-dikit. No? Kunyari po, yung sa mga community natin sa Manila o sa Quezon City, sa Pasay, kapag po meron pong positibo ton, dahil dikit-dikit po yung mga bahay at mga yung pamumuhay po ng ating mga ibang kababayan,
kailangan i-test na rin po yung mga yun, no? So, yun po ang ginagawa natin ngayon sa NCR.